guys, andito na naman tayo ngayon sa ating kusina. Dahil oras na naman ang ating panakaian, magluluto tayo ng ating lunch. O, magluluto tayo ng ulam para sa ating pananghalian. At ang ating lulutuin ngayon ay isang pinaputok na tilapia. Ayun! Isang napaka-helping ulam ang ating gagawin. Ayun, kasi nga, anong mga nakaraan, puro tayo mga baboy di mantika, gagawa na naman tayo ng medyo healthy. Healthy sa ating katawan. Kaya, ano pong hinihintay? Gagawa na tayo ng ating pinaputukang tilapia. Ito yung ating mga ingredients ng ating pinaputokang tilapia. Ay kamatis. Ayan guys, ang ating kamatis. Luya at saka yung sibuyas. Ano yan? Sibuyas na dahon. Ayan, pagsamahin natin yan sa isang lalagyan. Itong maliliit na to, pagsamahin natin yan. Yun. Tsaka itong ating sibuyas. Ganyan lang guys. Tsaka meron tayong kamatis na, ayan, gagamitin natin mamaya. Ayan, pagka ibabalot na natin ang ating tilapia. Ayan, pahaba na sibuyas. Apabilog. Puro pabilog yan guys. At saka isang dahon ng sibuyas na medyo mahahaba. At maglalagay tayo ng ating lemongrass. Ayan, pampabango yan guys. At pangpatanggal ng lansa. Ito yung ating tilapia guys. Ito, ayan siya. Malalaki. Ayan, atin itong punasan. Ayan, dapat pupunasan yung ating tilapia. Para matatanggal yung tubig niya. Ganyan lang siya guys. Yan. And then, maglalagay tayo ng ating asin. Lalagyan natin yung asin yung ating tilapia. Para magkalasa siya. Ganyan lang siya guys. Asin sa loob, asin sa ibabaw. Diba ganyan lang kadali? Pagka gumawa tayo ng isdang paputokang tilapia. Set aside muna natin yan guys. At ang isusunod natin ay ang ating ito. Lalagyan natin ng asin. Asin na natin yan guys. Yan kamay ko guys, malinis yan. Kasi tayong mga mami, ganyan naman talaga. Kakamay natin. Pero malinis ang ating mga kamay. Yan, dahil nalagyan na natin yan ng asin, mayroon na yung timplado na yan. Maglalagay tayo ng pamintang pino. Yung pamintang pino, guys. Lagyan natin yan. Yan. Pagkatapos, dahil wala akong ano, wala akong dahon. Maganda kasi dahon ng saging. Kaya lang, dahil wala akong dahon ng saging, gagamit tayo ng foil. Guys, malaking tilapia na aking nabili. Ipapasok natin yung una natin gawin ay yung ating lemongrass. Ito yan, ayos mo, pasok natin to siya guys. Yan, sa ilalim, kita mo.
Yan, lagyan natin sa ilalim yung ating lemongrass. Yan siya, guys. At ang ating ito, lalagay tayo ng kamatis. Yun yung ating mga maliliit na. Sarap kasi pagka may ganito, guys. Yan, may ano na yan, timplado na yan. Para siyang ano, yung para siyang inihaw. Inihaw siya na may palaman, yung may palaman ng ano. Ganun lang siya, guys. Kaya lang, dahil ganun lang yan siya, guys. Ganun din ang gagawin natin sa ating isa. Dayan, ito ilalagay natin yung ating lemongrass sa ilalim. Yan, pangdagdag pabango din kasi yan. Ito siya, guys. Ganyan lang. Meron na tayong healthy na ulam. Ganyan. Dapat ipasok natin sa loob yung ating mga sibuyas at saka. Ayan. Stop na yan. Go. At ang ating ilalagay ay ang ating kamatis. Ganyan lang siya, guys. Sasapin na natin ang ating kamatis yung loob ng yan, ganyan, guys. So, para mabango siya. Magsasapin tayo ng dahon. Ganyan talaga, guys. Ganyan siya. Para ano kasi yan, isa din kasi yan magbabango yung ating pinaputukan mamaya. Meron tayong sibuyas, ito ano to siya, lemongrass, yan. At ipatong na natin yung ating tilapia. Ayun siya, guys. Ganyan lang. At maglalagay din tayo dito sa ibabaw. Para siya ay bumango. O, diba? Sunod natin gawin ay atin itong balutin. O, ganyan lang siya, guys. Babalutin natin. Dublihin natin kasi yung nabili kong foil ay medyo manipis. Meron kasing foil na makapal. Kaya lang ang nasa akin ay manipis. Dahil dyan ko lang nabili ito sa tindahan. Dublihin na lang natin, guys. Basta pag manipis yung inyong mga foil, yan, dublihin nyo na lang. Ayan, ready na yan. Dupitin natin. Ready na ang ating pinaputukan tilapia. Yan, pero maganda sana, guys, pag ang gamit nyo ay dahon ng saging. Ganyan lang siya kasimple, guys. O, mamaya, hintayin natin yan. Pag maluto yan, ilalagay natin dito sa nagpakulo na kasi ako ng ano, tubig. Pag kumulo na, ayan, ayan, guys, kumulo na siya. Ilalagay na itong ating ayan, ganyan lang yan. 30 minutes, 25 to 30 minutes natin yung pakukuluan. I-steam natin yan. Pwede naman ilagay natin doon sa tawag nito, oven. Kaya lang wala akong oven. Kaya dyan na lang natin. I-steam na lang natin yan sa kawali. Steamer ko kasi, guys, maliit. Kaya sa kawali ko ilalagay. Hintay natin within 20 to 25 minutes. Dyan, titingnan na natin ang ating steam tilapia. Ayan siya, guys, oh. Ayun. Ang kapitbahay. Luto na yung ating steam tilapia, guys. Ayan, guys. Ayan. O, ilalagay na natin dun yan.
sa ating tikiman portion. Kaya ano pong hintay nyo ako doon at titikman na natin ang ating steamed tilapia. Guys, ang ating steamed tilapia. Ayan siya guys, oh. Ayan. Oh. Meron na tayong pang ulam. Di ba? Oh, healthy pa. Ayan. Guys, ang ating steamed tilapia. Oh, ito ay tinatawag na pinaputokang tilapia. Ayan na. Ito yung ulam na healthy sa katawan. Walang mantikang sumasayad. O, diba? Ako guys, mas gusto kong ganitong ulam. Kaysa yung, ano, yung may mantika, yung prito. Mas okay sa akin to. Yung paksiw o steamed tilapia. Yun yung masarap. Ayan, o. Napakasarap niya. Malasa siya kasi halos kalahating oras kong binabad ito sa asin. Yan ang sikreto. Pagka malasa ang iyong mga niluluto, dapat binababad muna yan. Timplado muna yan bago siya lutuin. Ganun yan guys. Kaya kayong mga mami, ganun ang inyong gawin. At ano pang hinihintay ng mga kamami? Ayan o. Ang ating steamed tilapia. So, pwede mo naman din ito siyang ihawin. Kaya lang mas prefer ko yung naka-steam kasi pakulo ka lang ng tubig, ilalagay mo ito siya, okay na, kainan na, o diba? O, salamat! Ito na guys, kasi maingay yung kapitbahay ko, tatapusin ko na ang aking vlog. Salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin sa tuwing nag-a-upload ako ng aking mga video. Salamat! Salamat sa inyo mga kamami! Tsaka, Hanggang sa muli kong upload. Hindi ko pa alam kung ano. Abangan nyo na lang ako. At yung mga baguhan dyan, please subscribe and like. Share na din para may maraming makakapanood sa aking mga vlog. Salamat at paalam. Hanggang sa muli.